What's going on, guys? And welcome sa ating panibagong video. At ayun, marami nagtatanong, so gagawa ko ng quick tutorial kung paano ba talaga yung tamang pag-extract ng mga dinadownload nating files sa website ni MacoBix. So yun nga, medyo maraming nalilito dun sa huli kong ginawang tutorial, no? Yung full tutorial, quick. Actually kasi mabilisan lang yun, eh. So susubukan kong gumawa ulit ng panibagong video na talagang mahihimay-himay natin maigi yung process ng pag-update ng inyong NBA 2K14, yung mga fresh install, no? Kasi yun nga, mahigpit si YouTube pagdating sa ganung klase ng video, kasi nga considered siya as pagtuturo kung paano mag-download ng libreng laro, no? Kaya na-take down yung ating original video nung 2021, no? Yung aking first 100k views na video is nawala na siya. Anyway, guys, so mabilis lang tong video na to. I hope na panoorin nyo hanggang dulo. So huwag natin patagalin, let's go. So dito tayo sa website ni MacoBix. So gagawin ko lang example itong roster, no? So try click natin. So reminder lang ulit, pag andito kayo sa website ni MacoBix, dapat naka-off yung adblock nyo, para yung adblocker, para gumana na maayos yung website. So click natin siya, guys. Click here to continue. Click here to continue ulit. Close si adblock. Refresh. Click nyo lang to. Hindi ako robot. Mga bus. Verify. I am not a robot. So 15 seconds sabi. Tataposin lang natin to. So after ng 15 seconds, generate link tayo. Tapos continue. So actually, first time ko na nakikita to, kasi panibagong interface na naman to ng kanilang ads website. And so please disable adblock. Pa-disable mo yung adblock natin, eh. Refresh lang natin. Yeah, continue natin. So pag hindi yung maka-continue, disable lang lagi adblock, eh. So mga tulay. Yeah. Tapos antay tayo 3 seconds. Get link. Okay, so nakarating na tayo, guys, no, sa file. Sa mismong link nung nung file ni MacoBix, yung kanilang updated. Ito ay October 8, no, October 8 update na to. So pinaka latest, download natin. Okay, so gagawin ko tong sample, no. So lahat naman ng files same lang din ang process ng pag-extract, no. So gagamit kayo ng WinRAR. Kung wala pa kayong WinRAR, guys, may mag-install na kayo. So ito sa akin, naka-install na yung aking WinRAR dito, no. So ito siya. Ito yung file natin. Ang gagawin nyo lang, guys, right click nyo lang. Tapos pipiliin nyo lang lagi extract to, tapos yung pangalan ng folder, para hindi siya kumalat, no. So click natin yan. So ito na, na-extract na natin siya. Tapos pindutin natin yung loob, roster free. Tapos gaya ng lagi ko sinasabi, itong mga files na to, ilalagay lang natin sa mga folders na kailangan nilang paglagyan. Gaya na itong roster update. Ayan, roster update. Click natin siya. Tapos piliin nyo lang lagi yung ito. Pwede itong for default global para mas sigurado. O pwede rin namang 2K legacy. Pwede 2K resurrect. Ayan, nasa sa inyo na yan. So, for example, itong Uncle Rap roster natin, default. Click natin. Tapos kakopyain nyo lang naman ito lahat, eh. Ayan. So ito, guys, ay may MC roster, no? Kasi mayroon mga nagtatanong kung bakit wala daw MC roster sa kanila. So ito nilagyan ni Boss MacoBix. Hindi ko lang alam kung anong dahilan, pero yun, maraming salamat. Mayroon na sa free version. So copyin lang natin to. Copy natin, tapos pupunta tayo sa Updata. Ayan, Updata. Updata 2K Sports, 2K14, Saves. Yeah, tapos gagawin nyo lang, i-overwrite nyo lang yung luma. Ayan. So, updated na yung roster natin. Tapos the rest ng mga updates ay i-download nyo na, kagaya na itong mga to. Ayan. So, ito ay October 8. Kailangan nyo i-download. Lahat ang nakikita nyo October 8, kailangan nyo dapat i-download yan. So, lahat ng update dito, hindi na natin pag-uusapan, kasi hindi naman ito yung focus natin. Doon lang tayo sa extraction, no? So yan, ulit lang, guys, and ganito lang mag-extract. Right click nyo pag may WinRAR na kayo. Right click, tapos extract to, yung pang fourth option, no. Ito yan, no. Extract to, tapos yung folder name, tapos para lalabas sa to. Tapos click nyo lang yung mga folder. Kaya kasi may mga nagtatanong kung ilalabas daw ba sa folder yung mga mods. Opo, yan, ilalabas po natin lahat ng files. Ayan, no? So halimbawa ito, tune data gameplay slider. So ito, 10 minutes, all star.
Ayan. So, itong settings, ilalagay nyo ito yung .stg, ilalagay nyo yan sa updata natin. Andito sa updata, tapos paste nyo lang dyan, overwrite. Okay na yan. Itong tune data naman sa NBA 2K14 folder natin, yan, cut nyo lang or copy. Yan. Yan, tapos nandito tayo ngayon sa folder ng NBA 2K14. Yan, yung NBA 2K14 folder, yan yung folder kung saan nyo in-install yung inyong mismong game. So, paste lang natin siya dyan. So, yan, okay, napalitan na natin. So, ganun lang ang procedure sa mga susunod pang mga files na i-download nyo. Extract, tapos lalagay nyo lahat. Ilalabas lahat yun sa folder, tapos ilalagay nyo lahat dito mismo sa NBA 2K14 folder nang nakaganto na. So, wala kayo nakikita ang folder dito, di ba? So, yan, lahat ng files yun, parang transfer lang lahat sa isang folder lahat. Kasi pag nilagay nyo siya nang naka-folder, hindi siya mababasa nung game. So, yun guys, hanggang dito lang muna yung ating bagong video. Ayan, so, paano ba ang tamang pag-extract ng files na dina-download natin sa website ni Macobix? So, yun, may mga bonus pa. Pinakita ko rin kung paano mag-download nang hindi tayo naliligaw ng website dahil sarabi ng ads. Ayan, yun, yung tamang paglalagay ng mga files sa mga designated folder. So, para sa topic natin sa ating next video, pag-usapan naman natin, no, kung paano natin maayos yung mga 2K Sports folder na nawawala sa updata natin. So, yan. Stay tuned. Subscribe na po kayo sa aking channel. I-like po ang aking video para maging updated. Click the bell button para sobrang updated lagi sa mga uploads ko. And marami pa akong ihain. Hindi lang ako masyado makapag-upload kasi medyo busy sa trabaho. Medyo nahirapan ako sa time. At abangan nyo yung aking PBA 2K content, no? Updated, na merong isa tayong tropa ng bait na nagbigay sa atin ng updated files. Pero for personal use lang siya. So, abangan nyo lang dito sa aking YouTube channel. So guys, this is Big Smart Nika Gaming. Maraming salamat. Kita-kits po sa ating next video.